Ayan, okay guys. Nandito na tayo sa tapat ng Valenzuela Astrodome, Valenzuela City Emergency Hospital. Kapag yung sasakyan natin. At ang sabi sa akin, syempre, magpe-face mask tayo. Okay? Ito yung bilin, no? So, dapat pag pumasok ka, naka-face mask. Tapos, doble natin para doble protection. No? Okay. Shout out sa mga Knights of Rizal. So, meron tayong alcohol. Pinagdadala din tayo ng sarili nating tubig. At syempre, face shield. Okay? So, ayan na. Ready na tayo. Samahan niyo ako, guys. Okay guys, today is the day. Ako po ngayon ay papunta na sa Valenzuela Astrodome for my first dose of vaccine. Sabi nga nila, dapat ibigay natin yung ating buong tiwala sa mga doktor at sa mga eksperto dahil sila ang nakakaalam kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Parang ganito lang yun eh. Pag nagkakasakit tayo, pumupunta tayo sa doktor. At yung doktor ang nagsasabi sa atin kung ano yung gamot para dun sa sakit natin. At awa ng Diyos, sa paglipas ng mga araw, gumagaling tayo, bumubuti yung ating pakiramdam. Una, dahil pinag-aralan nila ito, sila yung eksperto sa bagay na ito. Pangalawa, yung paniniwala natin na mapapagaling tayo. No? Kaya naman, magtiwala tayo dito sa vaccine. Alam kong meron tayong choice, meron tayong karapatang mamili, pero dapat makibahagi tayo na magbigay ng proteksyon, kasi sa totoo lang malala na talaga yung mabilis na pagkalat ng virus. Bilang proteksyon sa ating pamilya ay gagawin natin ang lahat, kagaya ako, no? Sa totoo lang, talagang matagal mo rin pag-iisipan kung magpapabaksin ka ba o hindi. Nung mga nakaraan, ayoko rin eh. Pero nung nakaparinig ako ng mga paliwanag sa mga doktor, sa mga eksperto, I realized na I will do this not just for myself but for my family and for my country. So, muli po. Tignan natin kung anong magiging karanasan, ano magiging epekto, at kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makapag-video habang ako'y nandoon, no? Samahan niyo ako. Maraming salamat sa inyo, mga kabanyuhay. Pray for me. Okay. So, nandito na tayo, guys. At papunta na po tayo ngayon dito sa nakalagay dito, this way the vaccination area. Okay. So, kompleto tayo, may mga ambulance. Ayan. So dito daw po, this way to vaccination area. Okay, so dito tayo. So kapag dito po kayo na assign sa Valenzuela Astrodome, so dito kayo dadaan. Okay. Medyo hirap pa tayo maglakad. Tatakal na naman yun, at okay. Hello po. Papa. Bakuna po. Thank you po, Papa. Thank you. Apa? Okay. So, yan. First person there.
hand wash po tayo. Hand wash area. Saan na tawag dito yung ginagawa natin? Registration. Ah, nasa registration area tayo. Registration area. Ayun. Para po magpapakuna. Sir, nangyayin po ako. Okay lang po. Sige, maka lang. Okay. Dito na lang itatapat. Ito po yung sa ikalawa na lang po. Ito naman po yung sa data privacy po natin. Kasi dito po nakapaloob na pinapansinitan niyo po yung government ng Venezuela na magkaroon ng access sa personal na information. Yun lang nga po yung pangalan nila po sa kalusirahan lang naman. So, kaya kailangan po yun natin pangalan nila sa kayong lagda po. Yung pesta po natin ngayon, 2023-2021. Tapos yung sirahan po. Okay. Napi baka na po. So, may po. Oximeter po. Ah, oximeter. Ito yung oximeter dito. Makikita ko. Normal yung oxygen. Shout out mga kabanjuhay, ito. Ito ang patunay. Okay. Ito ang patunay na tayo ay bakunadong Valenzuelano. Okay. Bakunadong Valenzuelano. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience habang nandito pa ako sa tapat ng Valenzuela City Astrodome. Ano ba? Pagpasok ko, very accommodating yung mga tao. Okay, so maluwag kasi nga Astrodome, may mga provided na electric fan. Siyempre pagpasok mo, una maghuhugas muna ng kamay. Pagkatapos mo maghugas ng kamay, pupunta ka sa registration. Tapos pagdating sa registration, i-double check yung pangalan mo sa computer. Tapos meron silang ipiprint na waiver. Ito yun, tingnan nyo. Tapos, dun, papaliwanag sa'yo, merong counseling.
ipapaliwanag sa'yo ano yung vaccine na ibibigay, bakit ka kailangan bigyan ng vaccine, no? Tapos, pag okay ka na doon, pupunta ka sa, iti-check ka, no? Iti-check yung blood pressure mo at saka yung oxygen level. At tatlong beses akong umulit. Tatlong beses. Kasi nung una, siguro 180 over 120. Eh sabi sa akin, hindi ka ba nahihilo? Sabi sa akin, eh hindi naman ako nahihilo kasi siguro sanay ako sa ganun dahil nga meron akong high blood pressure. Tapos, eto, pinagpahinga ako 10 minutes. After 10 minutes, anong ginawa? Kinek ako ulit. Parang naging, 160 over 110. Sabi, hindi pa rin pwede kasi mataas pa rin. Kaya pinagpahinga ako. Tapos, may pinainom na sa akin na siguro Losartan yun, yung pampababa ng blood pressure. Tapos yun nga, awa ng Diyos, bumaba. Naging 140 over 90. I think, yeah, 140 over 90. So, binigyan ako ng go signal, pupunta na ako sa doktor. So, in-interview ako ng doktor, ganyan, kung may allergy sa pagkain, sa gamot, kung nagka-COVID ka na ba, kung ikaw ba ay may vaccine ba na ibinigay sa'yo for the past 2 weeks. Sabi ko, wala naman. So, upon checking, sabi ni Doc, okay na, sir, good to go, pwede ka na magpa-vaccine. Tapos yun nga, pumunta na ako dun sa number 4 section, yan. At Sinovac, ito yun, Sinovac, ayan. Sinovac yung in-inject sa akin. Sabi nga nila, ano ba yung pinaka-safe na vaccine? Kung ano yung vaccine na available. So, nung in-injection na ako, so, parang kagat lang ng langgam. Hindi ko nga namalayan na tapos na pala, no? Yun lang, after, parang medyo may konting ngalay lang, kagaya ngayon, mararamdaman mo konting ngalay. Tapos, pupunta ka ulit sa isang may laptop na nag-check din ng records. Chinek ulit yung ano mo, BP mo, tsaka yung oxygen level. Pinagpahinga ako ng mga 15 minutes, ganyan. Tapos, chinek yung BP ko. Pag-check sa BP ko, nataasan sila. 140 over 110 yata yun. Yung unang check. Oo, nataasan sila. Masyado daw mataas yung grade ko. Ang ginawa, sabi sa akin, sige sir, isa pa po. Pahinga ka ulit after 15 minutes. So, after 15 minutes, bumalik ako. Medyo bumaba. 140 over 90 yata. So, yun, nag-decide na sila na, sige sir, just in case kung meron ka mang maramdaman na kakaiba, ay, yun, pwede kang tumawag sa hotline in case na mahilo ka or what. Pero, so far, wala naman tayong nararamdaman na kakaiba. Medyo mainit lang talaga kasi isipin nyo 2:25 ng tanghali ng hapon, no? Kaya sabi ko parang hindi nga maganda yung oras ng schedule sa akin. Pero, syempre, we have to follow kasi hindi lang naman tayo yung Valenzuela, no? No? So, maraming salamat sa pamahalang lungsod ng Valenzuela. You know, sinuot ko talaga to, eh. I love Valenzuelano.
Maraming maraming salamat po sa pag-purchase ng bakunang ito para sa mga Valenzuelano at sa mga kapwa ko Valenzuelano, sa lahat ng mga Pilipino. Makiisa po tayo sa adhikain ng ating pamahalaan na tulungan na yun, mawakasan natin, no, itong kumakalat na virus. Kasi kung hindi tayo magpapabakuna, hindi natin mapoprotektahan ang ating mga sarili, hindi rin natin mapoprotektahan ang ating mga pamilya, no? So, ganun pa rin, kahit bakunado ka na, first dose, second dose, dapat ganun pa rin yung ugali mo, social distancing, naka-face mask, naka-face shield, palaging mag-alcohol, no? At yun, wag magkakampante, no? Wag makakampante. Actually, tinanong ko, yung nagpapaliwanag, ang sabi naman nila, isusunod na din yung mga walang comorbidities, no? Inuuna lang tong mga frontliners and then yung mga may comorbidities. Tapos, later on, pati yung mga bata, tinanong ko yan, no? Sabi niya, pati mga bata din ay mabibigyan pagdating ng takdang panahon, no? So, for now, ito lang muna yung ma-i-share ko sa inyo. At siguro, let's see, sa mamaya pag-uwi sa bahay, no? So, yun lang po. Maraming maraming salamat. At manatili po tayong ligtas. Keep safe everyone and God bless the Philippines. Maraming maraming salamat po. Thank you.